Sige po, sino po unang tatapik? Kayo po o ako? Ikaw, ma'am. Ah, ako, sige. Ako, single, ma'am. Okay. Tapos, may anim na anak. Tapos, yung anak kong apat, may pamilya. Tapos, yung anak kong dalawa, single. Tapos, 24 years old. Tapos, isang 21 years old, nasa mission po siya. Okay po? Ma, hello, hinanang signal niyo po, kuya. Saka 54 years old na po ako. Kayo po. Sir, sumingit. Tayo. Sumingit kayo, sir. Hello, ma. Ang hina po ng signal nyo. Ano ba yun? Ganun ba yun? Si Sir DJ. Alam niyo, di ba? Sir DJ. Di ba ni boss? Hindi talaga pumaano yun. Ay, ako yung senior na. 60. Ah, senior na po kayo. Okay po. Ilan ang anak nyo? Dose. Ewan ko, umbot sa langaw. Ilan po anak nyo? 12? Bakit po? Siguro po ang pangit ko, kaya nasyasyak kayo. Hindi nga po. Ano nga po din? Ah, 66. Puro barako. Apat ang may asawa. Ala, apat din ang may asawa. Tapos? Anim. Tapos? Anim. Anim, puro. Apo, sige po. Yan, okay na. Medyo okay na. Oo. Oh, tapos may mga kuha na sila kanilang anim nga. Yung dalawa, binata pa. Maganda yun tayo nagkaka... Narinig mo ako? Hindi nga po masyado eh. Taga-saan ka po, ma'am? Bulacan po. Tanase Del Monte, Bulacan. Okay. Ang malapit lang yan. Tayo po saan? I can... Tayo po saan? Quezon. Quezon? Hindi ko po yata alam po sa... General Luna. Quezon. General. Province po ba yan? Sakwan. Oh. Punta ka na Lucena. Sa Lucena. Lucena. Opo. Na opo. Nang puntang Quezon. Okay. Tapos. Pambihira. Ako yata babae, mag-uumpisa na ito ah. Ano ba yan? Oh! Hindi. Sir DJ, yung hina po ng signal niya. Iyon nga po eh. Hindi ko po marinig. Medyo bulubundukin kasi kila sir. Mabuti yung sayo si Tina. Ano ang hinahanap niyo? Ha? Hinahanap ko mahaba at malayok lang. Hindi po. Ano po? Naintindihan niyo po ba ako? Hindi. Kasi nagsashopee po talaga kayo, hindi. Sayang. Sashopee po kayo. Nagsashopee kasi kayo, sir. Maglasada kayo, sir. Sir. Sir? Po. Ano? Nagsasyapi ka masyado eh. JJ. Opo. JJ. Opo, sir. Puntahan mo na lang si ma'am sa San Jose del Monte.
Uy, grabe naman, huwag naman po agad. Para naman pong running, Sir DJ. Kayo na lang kaya po. Ako? Bakit ako? Hindi na bagay sa inyo. Bata-bata niyo pa eh. Puntahan kita, ma'am, kasi dyan yung bahay ko sa San Jose del Monte. Saan po ba kayo sa San Jose? Oo, pupuntahan niya. Bilis naman nun. Oh. Mamaya sumabit pa ako dyan. Samahan ko si Sir. Oo, pupunta kami sa bahay ninyo. Ma'am, wala akong sabi ka rin. Hindi ko kayo sasabi. Wala po. Wala po kasi namatay yung asawa ko 2013 pa po. O, 10 years na kayo po, ano po? Kabilang bahay, asawa ko. Ako mabilang, kasal ka. Sa makabilang bahay. Kasal ka. Kasal. Oh. Ay, naku. Oh. Hindi ko pwede. Sir DJ, hindi ko pwedeng ganun kasi hindi kami pwede sa mga live-in. Yun lang. At sa kabilang bahay lang kasi asawa niya. Sir, pauwiin mo. Gabi na ho. Mag-alas 11 na, sir. Sir? DJ, ko na ho. 13 years na ho. Oo nga po. Naintindihan ko po. 13 years na po kayong hiwalay. Ang problema nga lang po. Kasi dapat... Oo, yung kasal. Opo. Kasal kayo. Wala pa akong divorce dito sa Pilipinas ay. Meron naman pong tinatawag nila na judge. Magpadala po kayo sa asawa niya ng sulat. Tapos papirmahan niyo sa kanya na kayo po ay gusto nang makipaghiwalay sa kanya. Kung may pamilya na siya, picturean niyo. Tapos lumapit po kayo sa judge. Uy, sa paw ah. Sa paw. Oh, tama nga. Tama nga. Mayroon nang milyaw yun. Matagal na. Ayun. Oh, yun po. Gawin niyo po. Kung talagang interesado kayo kasi hindi lang naman po ako yung babae. Eh, kung malay niyo, kung iset kayo ni Sir DJ sa pinakamaganda at pinakabata, edi meron kayong panglaban, edi kayong magpakasal. Ikaw na nga ho, mama, bata ka pa o ilang taon ka? Kaso nga si DJ may sabi si Kaya nga po di ba ikaw na nga ako nagsabi sa kanya pupunta sa judge para magkaroon ng legal separation sa ex niya. Samahan mo siya, ma'am. Di ba? Pwede naman o ma'am yun yung sinasabi mo. Ha? Tama po ba? Pwede naman. Oo, oh, pwede yun. Doon ay nakukuhan ko na rin. May nag-a-advise na sa akin gano'n. Pangalawa po, ano po bang trabaho nyo? Ay ma'am, talaga ako medyo sabi nga nasa pruda. Alam mo naman ang trabaho. Magkano ng mag-alaga ng baboy, saka magtanim ng mga gulay, at mag-alaga ng baka. Tagabantay po ba o sarili nyo po? Sarili po. Okay, medyo pumapasa siya. Kasi ako po, online seller po ako ng dress. Pangalawa po, nagka-apoy food cart po ako, ang negosyo ko. Pangatlo po, supportado po ako ng mga anak ko. Lahat po binibigay sa akin. Kung wala akong cellphone, wala akong pang-beauty, pang-pano, lahat. Kaya tatanong po kayo, kasi pagka-oras na ginusto ko kayo, siyempre, mawawala lahat yun. Ibu ba? Oo, opo. Siyempre, sisipti ko rin yung sarili ko. Pero nandun naman po na may konting business naman po, pwede naman po ako makatulong. Yun nga lang, kasi iba kasi yung single na wala kang iniisip. Silang nag-iisip sa akin, hindi ako nag-iisip sa kanila. Tama ka mo. Pangalawa po, ayoko sa lalaki na umiinom ng alak. Pangatlo, ayoko rin po yung naninigarilyo. Kasi mga anak ko po hindi. Po? Kasi mga anak ko po. Ano po? Sige, tuloy niyo po. Hindi ako ma'am naninigarilyo. Matagal na akong hindi inalis ang sigarilyo. Pero umiinom po kayo. Umiinom ako pag may okasyon.
ay okasyon. Binyagan, kasalan, birthdayhan, ganun lang. Handa po ba kayong mawala yan pag ako naging kasama nyo? Pwede naman hungarsin yan eh. Alanganin kayo oh. Hindi, naalis natin yan sa pag-uusap na. Nasa pag-uusap naman natin. Pero hindi natin sabi kang mabibigla. Oh. Kung ako'y umiinom ng dalawang buti nung una, sa susunod, isa na lang. Ha? Oh. Ganun mo ba yun? Para naman hong... Oh, huwag niyong bibigla. Ah, bagay. Ako nga, kahit puwet o ngipin nga lang, yung nguso nga lang ng buti, di ko kayang inumin, sir eh. Ikaw, sir, dalawa talaga. Kasi po, unang-una, tinitignan din ng mga anak ko. Kasi si mga anak ko po, wala po sila. Hindi naman po sa ano, pero wala po talaga silang bisyo. Kahit malayo pa lang po, naamoy nila yung santao kung may ala, kung hindi po. Kaya, yun po yung inaano ko. Siyempre, dapat tayo yung maging ehemplo, di po ba? Oo, tama naman, tama naman. Pero yung akin naman o talaga man, sinasabi ko agad yung ganang, yung para sa akin. Yung talaga ako, kaya lang talagang sabi nga pag may okasyon, yun lang. Pero yung araw-araw, ay, hindi yun. Sigurado po ba kayo na ano? Sigurado po ba kayo na sarili niyo yung mga talon, mga baka? Sigurado po kayo? Oo. Sabi niyo. Ilang hektarya yung kalupaan ni sir, saka kailangan niya hun kasi yun na, na malibang sarili niya ma'am, kasi siyempre ilang hektarya yung minamanage yung mga sus, maluoy ka. Pero sir ha, inumin po ninyo laman ng buti sir ha, huwag inumin yung buti sir ha. Sir, baka sa susunod, baka makita na kita sa ano, sa TV ba, na nag-viral ka, iniinom mo yung buti. Hindi, sir, yung laman. Ay, sir, yung laman. Ah, okay. Akala ko ba naman kanina, umiinom ka ng dalawang buti, sabi mo. Eh, sabi ko, kahit yung, ano nga lang, yung nguso nga lang ng buti, di ko kayang inumin yun. Sorry. De, okay. Ganda nga magpatawa po ni ano, Sir DJ. Pinapatawa niya po kayo kasi parang masyado po kayong serious eh. Sayang pa naman ang gwapo-gwapo niyo. Nako naman. Gwapo-gwapo niyo. Ganito na talaga ako, sa full talaga akong ganito. Nakahubad po ba kayo? Pinanganak talaga. Hindi, doble dami ko na pa. Pinanganak talaga siyang gwapo, ma'am, kaya gano'n. So, sikala ko po. Dapat po makajakit kayo, baka mamaya mahanginan yung bagay niyo, masakit kayo. Ah, ganun po ba? Medyo makondito, sobra panlamig din. Kaya doble-doble damit ko. Sige pa. Hanggang madaling araw ito, sobrang lamig pa. Okay, ma'am. Oh, may tatanong ka pa, ma'am. Eh, dapat kayo nga dahil sinabi ko na lahat sa inyo. Ngayon, ito po. Ano? Paano naman yung kasaysayan ng anak nyo? Eh, sabi nyo, dalawa pa yung single. Ano naman po ang kwento nyo doon? Ako, kwento ko na sa inyo, ha? Ayan, yung dalawa kong anak na bunso, ngayon nasa kwansa okay. Sa Batangas. Yung isa nandito, kararating. Yung isa, sa Batangas, yung isa kararating lang. Pero may kasama po kayong anak. Galing trabaho. May kasama po kayong anak. Yun lang, yung isa. Oh, yung bunso. Ah. 21. Oh, pareho pala sa amin, 21. Pareho pala. Yun ang nagkukan sa akin. Sabi nga, tumutulong, siyang sumusubaybay sa akin. Yun ang mga ibang ako, porque nandun sa malayo, nagpapadala na lang sa akin. Pinagdadala na ako. Yung sabing, kaya ko pa naman magtrabaho. Kung magkano ibigay nila sa tinatanggap ko.
Okay po ah. Ganun lang ang buhay ng tao. Tatawa si mama. No nga. Kasi, siyempre, ganun naman talaga eh. Kailangan talaga minsan may mga anak na dapat tumulong. Kasi, oh, number one talaga yan. Kasi po, ang anak ko po, Phil Giver, personal swabber po ng mayor namin dito sa Bulacan. Yung isang anak ko po, driver. Driver po siya ng doktor. Yung isa naman po yung anak ko, yung business niya online. Meron po akong anak din na nasa Batac, sa may Ilocos Norte, pero malayo po sila. Tapos meron din po sa Bangkok. Ay, yung pong akin naman yung anak, iba may mga pamilya na ho. Iba yung nasa, yung isa ho nasa Romblon, isa ho ay nasa Pangasinan. At yung pong isan, yung dalawa po nandito sa dito sa Quezon, nasa farm. Nagtatrabaho. Kaya nakakatulong ko. Kaya sinasabi ko agad talaga, sabi nga, mahirap lang talaga kami. Buhat nung iniwan kami ng kanyang ina, ng kanilang ina. Kasi yung bunso ko, kasi ma'am yung bunso ko, iniwan ng kanilang ina ay magsi 7 years old. Sa akin lumaki. Grabe naman ina yan. 7 years old, pagkatapos ako na nagtrabaho, nag-Maynila ako, nag-construction ako, pinadadala ko rito. Umiiyak nga yung pangalawa sa bunso. Kaya sabi ko sa mga bata, laban lang, ganun lang ang buhay. Huwag kayong susuko. Pag kayo sumuko, talo kayo. Tama po. Sabi ko ganun lang, sabi ko palaging tatawag pati Sky Lord sa God. Number one. Nandiyan ang pag-asa natin. Kasi sinasabi ko po sa inyo, kasi mga anak ko po eh medyo siyempre nagpipili rin po sila na tinitignan din nila. Kahit sabihin po natin may karanasan na tayo sa buhay at tinatatanda na po tayo, pero siyempre yung mga anak natin eh gusto niyang mapaayos din yung mga magulang nila. Sana nintindihan niyo po. Oh, talaga lang. Oo naman. Kung halimbawa po. Ganun lang talaga. Oh, ano ma'am? Kung halimbawa po, tapos ginusto ko kayo dahil kayo yung ano, kaya niyo ba akong ano, gawing prinsesa? Ah, gawing prinsesa? Siyempre! Oo naman. Baka mamaya pinapaapak mo ko sa putik, tapos pagtatanimin mo ko ng kamuting kahoy. Tapos ang ganda-ganda ng buhay ko dito. Online ako, tapos ay, ma'am. Food chart po. Ma'am! Oh. Eh talagang sabi nga, aapak ako putik, talagang ako sabi nga magtatanim. Kasi nagugulay din kami, nagtatanim kami ng gulay. Opo, totoo yan. Kahit ako sanay po ako sa ganyan, nagtatanim po kami. Pero ibig ko sabihin po, nakikita ko po kasi, siyempre laki po akong probinsya, alam ko rin po yung buhay. Eh kasi naranasan ko na po yan pag nagising kami sa madaling araw. Kailangan na kami sa bukid, tanim na kami ng palay, tapos pagdating namin sa hapon, pag malilong, magagapas kami. Yung ganun po ba nangyari sa amin? Sa tingin nyo, sa inyo po, halimbawa, siyempre sa inyo yun. Pero siyempre iba na rin naman po yung medyo ano, mahirap pa rin po. Di ko po niya maliit ang manalo kasi yan po yung bumubuhay sa atin. Pero ang ano ko lang po, siyempre maraming kailangan, hindi naman nabubuhay ang tao sa pag-ibig, di po ba? May material din po yan. Oo, tama doon. Kaya yun lang naman pong gusto kong tanongin. Kung kaya niya ibigay din po yun. Kaya niya po supportahan. Hindi ko naman po siya sabi na hindi rin ako magtanong. Bakit hindi? Ano po? Bakit hindi? Kaya ba, di talagang kakayanin, talagang pagpipilitan natin. Ganun lang yun, nasa pag-usap. Ayos, mukhang papasa si Kuya. Pero marami, excuse lang, marami po bang manliligaw pag sa'yo, ma'am? Pag hindi kaya,
Apo. Marami pala kay marami pa lang kalaban si Sir. Marami pa. Pangit ko nga po eh, wag ko ba? Pangit po ako. Pangit po ba? Hindi naman. Hindi naman ako tumi. Hindi naman, hindi ako tumiting sa kaanyuan ng isang tao. Mm-hmm. Ibang highway na daw, mama. Saan po ba kayo sa San Jose del Monte, ma'am? Anong subdivision kayo? Subdivision? Hindi po. Sa ano lang po kami, sa Road 2. Sa Road 2 ng Minuyan. Minuyan. Apo. Magkapit bahay. Imak nyo. Kaya nyo yan eh, Sir DJ. Ha? Kaya nyo yan. Kaya nyo po yan. Imak nyo tapos dalawa computer sa kaano, di ba? Eh, doon yung bahay ko sa Road 2. Saan po kayo? Saan? Saan kayo banda sa Road 2? Opo. Saan nga banda ho kayo sa Road 2? Sa may Minuyan nga, sa may Road 2. Ano? Block 29. Block 29? Block 4 ako. Awal? Block 4 ako. Kilala mo si Kuya Abdiel Sanchez? Oo. Ayun, magkaharap kami ng bahay. Talaga? Doon? Parang totoo. Doon sa bukid. Sa bukid. Nakita po ninyo. Parang totoo. Ay, yan ba? Oo nga. Malapit nga kami doon sa Citrus. Sa 7-Eleven. Kasi namukhaan nga. Hindi nga. Totoo po. Namukhaan nga kita eh. Namukhaan kita. Kaya sabi ko, eh, familiar mo ka nito ah. Ano, saan po kayo nakapwesto ng food cart? Opo, nakamap talaga si Sister DJ. Nakita na, andito. Saan po ba kayo nakapwesto? Sa likod ko. Saan po ba kayo nakapwesto? Sa may hagdan. I mean, saan ang pwesto nyo ng food cart? Sa may hagdan. Sa Road 2 din? Opo, hindi. Opo, sa Road 2 rin. Dito may ano na to. Sa may likod lang din po namin, sa harap ng kiryahan, mga ni Agawad, ano? So, sa kalikod namin. Malapit kayo sa barangay hall? Hindi? Medyo Opo, malapit, may hagdan. Ayun lang. Bakit? Hindi nga po. Yung niyo ako, Sir DJ, ha? Bata niyo pa, ha? Dami. Lagi ako dumadaan ho dyan sa inyo sa paahon, eh. May dalawang paahon dyan, di ba? Galing barangay hall, doon ako lagi dumadaan. Papunta, uwi. Aba. Papunta sa bahay. Oh. Hello. Lamok. Dito pa. Nakita mo yung bahay doon na ano, pinapagawa pa? Yun. Ah, talaga po? Hindi nga po. Nag-joke. Hindi kayo nag-joke. Ay, sabi po ba ako ng lahat? Alam ko. Nakamop siya. Alam po ninyo yung Del Monte Hotel? Yung tabi namin, yung Del Monte Hotel? Oo. Yung sa paahon? O, dyan lang kami, sa kanto. Talaga? Yung bulobundukin dyan. Oh, may antinang mataas sa taas. Yun. Yung PLDT. Apo. Talaga? Oo nga. Ay! Bakit? Nakita mo yung pitong pulapan. Ay mo lahat na. Sabi ko, familiar nga po. Nakakayo, Sir DJ. Sabi nakakayo. Oo, yun na lang. Puntahin natin si Sir. Puntahan ko mamaya sa ano, sa may, magra-ride ako doon sa may ano eh. Pupunta ako mamaya ng ano, ng Quezon Province, tapos dalhin ko si Sir, uwi ko dyan sa Bulacan. Okay ho sa'yo yan. Sige, sama mo na. Ika na dito, brother. Oh, saan? Ay, ano ba pangalan nyo? Saan ka nga ho, Sir? Saan ka nga sa may Quezon Province? Rudy. Si Rudy? Rudolfo pangalan niya, Rudy Palayaw eh. Dito po sa may... bayan po ng kwan, General Luna. General Luna daw. Imak mo na. Opo. Sige na po, brother. Punta na. Ayan. Ano? Hay! Ano ba yan?
pangalan nyo po? Kasi Shopee kayo, hindi ko po marinig pagdating sa pangalan nyo. Sir, Shopee kasi kayo, sir. Ah. So, nice Aaron Don po. Sige pa. Halika na. Kaya ni Don po. Rudy. Diyos ko, Rudy. Saka na lang, pag may time, matakdi po makakapunta riyan. Siya na yung lumalayo sa akin. Tignan mo, ayaw niya sa akin. Kasi saka na lang daw pag may time. Halika na po dito. O nga sir, libre na pamasahe mo. Yung kasis na sa motor ko, ayaw mo man nun. Kung malapit. Halika na po. Saan na po kayo dito? Opo! Sarap na kausap niya, no? Kuya Rodolfo. Kasi masyado siyang mahinhin. Masyado siyang mahinhin. Kuya Rodolfo, halika na! Yung pangalan niya, sir, si Elena. Elena. Oo, Elena. Bagay. Sir. Ang pangalan mo? Ang Elena. My name Elena is Elena. Elena. Ano po? Hindi po pwede makuha yung apelyido ko kasi baka i-research niyo po ako eh. Marami pa naman po ako. Meron akong ano, emo, WhatsApp. Okay, oh. Ano lang, kaya lang, sabi nga pangalan lang, Elena. Okay lang, okay. Oo, Elena. Tanim niyo po, mamayang gabi okay managinip po kayo. Ano oras na po ba? Uy, alas 11 pa lang po yata sa akin, no? Tapos, panaginipan niyo na po ako. Ano, sir? Dadalhin ko kayo sa, ano, sa Alamundok. Oo, tapos, maraming mga bulaklak. Wow. Oo. Bulaklak ng ano yon? Bulaklak ng ano? Kaduday po. Para hindi po kayo atakit. Bulaklak po ng kaduday. Aba, anong kaduday? Baka katuray. Kaduday na Tagalog. Katuray nga po para hindi kayo tumaas yung pressure ng dugo nyo, para hindi kayo ma-high blood. Baka mamaya pag napalaba kayo, bigla kayo. Ay na po. Bigla po kayong naano. Sabi nga, ma'am, sa 13 years na pagkakawala ay talagang mapapalaban pa. Ay, yan na nga po. Kaya nga dapat dadaling ko kayo doon sa puno na maraming mga bulaklak. Tapos may mga bulaklak pa ng sayote. Bulaklak ng sayote. Oh, yan yun ang sayot. Sayote. Hindi, joke lang po. Joke lang. Yan, patawak ko lang po kayo. Ano po, pakilakas ka po. Pakilakas hindi, sabi ko dumating yung anak ko. Tapos dumating sabi niya, hindi pa rin siya kumbo. Apo. Dumating na daw yung anak ninyo, ma'am. Hindi, anak niya. Anak ko? Anak ko ba? Sige. Magiging anak mo na rin eh. Anak ko dumating na bunso. Dumating na po yung anak natin. Tapos ngayon po, ano po nangyari sa anak nating bunso? Kakain po siya. Oh, kakain. May dalang ulam. Galing sa kapatid. Ayan o. Hi, anak. Hi, anak. Yan ang bunso ko. Wala akong anak na mababa. Puro ang height niyan ay... Ano? Ako, 5'9". Ang mga height nila. Ang mga height nila. Sige, no? Kahit paano ay nag-connected na kayo sa isa't isa. Magdesisyon ka po, sir, ah, no? Pwede kita dalhin dito bukas, mamaya gusto mo, ah.
No? Ma'am, saan po ba kayo banda? Sa may hagdan? Sa Apaaho na rin? Malapit sa... Apo! Malapit sa funeral homes yung ginagawa dyan? Apo. Na talaga si sa DJ, dinasabi niya yung address ko. Ah, okay. Dyan pala kayo. Sa waiting area, sa waiting shade, yung inaantayan ng jeep. Apo! Ah, apo! Jesus, maluoy ka. Wala pang limang step sa bahay ko na. Sige ah. Magkapit bahay pala tayo doon. Ah. Good luck sa inyong dalawa ha. Thank you. Thank you po. Sir. Thank you, DJ. Familiar yung mukha ni Mami. Sabi ko eh, no? Pag tumawa ba? So yung nadadaanan ko dyan nga lang, hindi niya ako nakikita kasi pag nakamotor ako lagi, naka-helmet ako eh.